At ito na nga, pag-usapan natin ngayon, itong fake news, dapat na bang decriminalize? Actually, matagal na ho yan, panukala na yan. Kasi dalawang klase ng demanda sa Pilipinas, alam naman ho natin, criminal at saka yung civil, ha? Yung civil, yung parang sabi nga nila, pag ang criminal medyo mahirap-hirap po daw yan. Kasi nga, aside from ang alam ko ha, ang alam ko po malupit po ang hatol pagka ang libel ay criminal charge, di ba? Which is yung nag-exist ngayon. Pero yung civil, parang danyos, parang ganun. Ha? Danyos lang. More on, wala hong kasamang kulong. Depende nga ho sa gagawing batas. Okay? Kasi ang sinasabi ni Senator Rapi Tulfo, kasi minsan, tama nga naman, nagagamit ang libel sa mga lehitimong mga journalist o lehitimong nagbabalita, nagagamit yung libel to intimidate, di ba ho? To intimidate yung mga nagsusulat. At naano daw yung freedom of expression. Yan ang sinasabi nila. Alam nyo, Cecil Andrade, maraming salamat po. Thank you very much sa pangkape. Alam nyo ako, maano ako dito eh. Meron po akong masasabi nating nakaka-relate po tayo. Bakit? Dalawang beses na po ako na-demanda. Okay? At pag titingnan mo naman, pareho yung demanda ko, pareho naman hung walang laban. Pareho naman, ibig sabihin, medyo walang kwenta ho. More on, nasaktan lang ho yung kabilang partido. Anong masasabi ko dito? Kasi bilang isa sa mga nakatanggap ng gayaan, unang-una, wala naman po kasi ako, when you say libel or defamation, yung merong kang ibinibintang sa isang tao na ginawa niya na krimen. Okay? Wala naman po ako sinabing ganun. As a matter of fact, malinis ako. Ano lang yung nasa balita, nireact ko lang. Kaya lang, yung pag-react ko, medyo nakakapikon. Alam naman tayo. minsan, itong mga politiko na ito, pag napikon, sasampangan ka ngayon ng kaso. Kasi remember, itong mga politiko na ito, meron naman po itong mga regular na abogado. Meron mang silang trabaho, sila ho'y sinasahuran. O wala, sinasahuran pa ho rin sila. Diba? So, yun ang ano doon, yun yung problema. So, pag napagtripan ka ng isang politiko dahil sa napikon sa'yo, kahit wala ka namang sinasabi, kasi ako wala naman po ako sinasabi na iniimbento na hindi po nanggagaling sa mainstream media. Okay? Pero, nire-react ko. Pag nire-react ko minsan, napipikon yung ano, keso sa akin, ibinabato yung galit nila. Instead of doon sa mainstream media. Kasi nga, napipitik eh. Yung ano nila, yung ego nila napipitik eh. Alam mo, minsan kasi mainstream media, masyadong formal yan. Blah, 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 ganyan, ganyan. Sabihin ko, si ganito, spoil, blah, 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 ganyan, di ba? Ganyan yung media. Tapos tayo, pagtatawanan natin yung pagiging spoiled. Ngayon, napipikon ngayon. Ngayon, kakasuhan ng criminal case yung tao. Okay? Ng libel, ganyan, ganyan. So, medyo, ang sinasabi ni Tulfo, dapat daw, pagka lehitimong giorno ka, o journalist ka, o lehitimong nasa media ka, dapat, i-decriminalize na. Kasi nga, nagagamit daw yan sa panggigipit lang. Ang problema, yung mga hausyaw na tinatawag niya. Halimbawa, hindi ko nalang sasabihin kung sino yung hausyaw. Yung isa, nawala na eh. Yung isang hausyaw na ibig sabihin po nun yung marami naman po kasi. Alam nyo, pagdating sa hausyaw, yung tinatawag nilang ganun, ako naniniwala, hindi lamang naman po sa media meron nun. Media o sa social media o blogger, marami yung ibaong hausyaw. Di ba yan nga yung pinag-uusapan natin doon sa Rappler na interview ni Rambo? Di ba si sabi nga, ang lagi kasing problema, ang akala nung ni Rambo at saka nung iba pang mga mainstream media, na basta blogger, hausyaw.
Mali naman po 'yon, 'di ba? Hindi naman ho tama ho 'yon. Kasi merong house show na vlogger, meron din namang house show na media. Okay? Huwag ho nating sabihin na lahat ng nasa radyo, pumuputak ang bunganga diyan sa radyo, elihiti mo na kagad. Sa katunayan, meron niya isang nawala na. 'Di ba? So, ibig sabihin po noon, meron talagang yung ACDC na tinatawag. Mapamedia, mapa-social media. Marami po niyan sa Pilipinas. Kaya nga, papansinin mo, ito ha, paano mo madi-define ang isang ACDC na vlogger? Okay? ACDC na media. Walang ginawa kung hindi pumitik. At wala ho siyang source. Laging ang kwento sa akin yung ganun. Oh, kung ganun-ganun pa eh, yung mga ganyan. Ang sayon sa Marites ko. Oh, eto daw, meron daw itong malaking motor. Oh, meron daw itong tatlong babae. Di na alam, puro aso pala yun. Di ba? Hindi, may mga ganyan. Yun yung ano, yan o, isa sa mga ACDC. Qualities ng ACDC na vlogger o reporter. Laging base sa chismis ang kanyang ano, ang pinanggagalingan ng kwento. Kaya nga po tayo, paulit-ulit nating sinasabi ito sa channel natin, ayaw ho natin ng ganyan. Bakit? Kahit ako po, nabiktima po ako dyan eh. Oh, nabiktima ako. Hindi ko na lang papangalanan ha. Ang itong isang vlogger na house show din. Okay? Sabi ba naman, yung pinangkakain daw ng Mocha Girls, yung mga talent ko, ay galing sa opisina ng PCOO. Sa katunayan, mas mayaman pa nga ho ang Mocha Girls kesa sa kay Mocha ngayon eh. Hindi, alam nyo yan. Alam nyo yung mga kasama namin. Mas malaki ho ang kita nila. Hindi sila kailangan pakainin ng gobyerno. Ang laki-laki ho ng kita nila eh. Kita mo nga, buong araw lang silang naglalaro ng balil-balilan. Uy, laking kita doon ha. Lalaro ka lang ng balil-balilan. Bantakin mong trabaho yan, oo. Sabi ko nga, sana nung bata ako may ganun akong trabaho eh. Asa ka pa, pangit mo. Kasi, di totoo naman eh, naglalaro lang, nagbabalil-balilan lang sila, nagpapatawa-patawa, ganun-ganun lang, di ba? Yan yung, kaya ako, alam ko yan, biktima ho ako dyan. O, biktima rin ho dyan si Mocha. Biktima na ilang beses kang sasabihan na bayad ka o dahil close ka sa isang politiko. Hindi ba pwedeng humahanga ka lang talaga? Diba? Ilang beses na utayin niya na ganyan. Kaya naniniwala ako nakakabwisit din talaga. Oh, halimbawa nga, 'di ba, yung vlogger ni Marcos na parang ano lang, parang pinulot mo saan ko saan. Oh, hindi totoo naman, parang ano 'yun eh, parang nautusan mo lang bumili ng suka 'yon sa kanto, tapos biglang ay mag-vlog na lang ako. Ay, mga vlogger ni Isko, mga bayelo niyan. Ano ang ebidensya ko? Eto, flip-top, ganun, di ba? Hindi totoo naman eh, di ba? May mga ganyan talagang, nakakainis naman. Feeling ko, eto, totoo, ito ah. Feeling ko, si Tulpo napikon na. Napikon na siya ng mga house show na vlogger. Kasi may isang vlogger na, actually, hindi naman siya vlogger, abogado talaga siya eh. Kaya lang, siguro wala ngang kaso. Kaya puro pagbablog ang ginagawa. Lahat na lang iniimbento. Di ba? Medyo nabibuisit na siguro si Tulpo. Kasi lahat yun inimbento eh. So nabibuisit na siguro si Tulpo. Kaya niya nabanggit na dapat i-decriminalize ang fake news sa mga lehitimong media lang. Okay? Ako, honestly, medyo disagreement ako doon. Okay? Ito, aamin ako. Even I like Raffy Tulpo, Senator Raffy Tulpo, medyo disagree ako doon. Ha? Disagree ako kasi parang dapat kung decriminalize ang fake news, dapat sa lahat. Hindi naman pwedeng pili lang. Kasi para mong sinabi ang freedom of speech ay kalayaan lang ng mga media. Sila lang ang pwedeng magsalita at yung mga house show hindi na pwede. Diba? Kaya nga, ang akin, honestly,
even if nangyari na sa akin ng ilang beses itong libel, ano pa rin ako, parang mas gusto ko pa rin na hindi siya ma-decriminalize. Okay? Para sa akin po ito, ha. Kasi para naman magkaroon ng pag-iingat pa rin ho lahat, mapa-media, mapa-vlogger, bakit ho kanyo? Eh ngayon nga eh na hindi na ang libel ay crime, 'di ba? Eh ang dami pa rin ng fake news na lumalabas, 'di ba? Ang dami pa rin ng lumalabas na fake news. Paano pa kaya pag na-decriminalize yan, even if, at saka paano mo naman sasabihin ko ito lehitimong para mo naman discriminate, lehitimong media, lehitimong vlogger, 'di ba? Sobrang discrimination 'yun. Porket mukhang inutusan lang bumili sa kanto ng ano, yung isa mukhang palingkera. Ibig sabihin na noon, lehitimo. Hindi natin, o kaya kailangan may organisasyon. Ang hirap niya. At saka ngayon, eto ha, pag-usapan natin, isa pa, paano ngayon? Ang administrasyon eh itong si Marcos. Oh. So, pwedeng-pwedeng gawing illegitimate, sabihin na natin gawing legit ang kanyang mga vlogger na isa pa nga doon nagpakalat 'di ba ng Talano Gold, oh. 'Di ba? Paano mo ngayon o sasabihin, oh, eto sinabi ng presidente, pasok to sa ano, nagbuo to ng United Ulupong Organization, 'di ba? Nagbuo sila tapos inaccept sila ng Malacañang kunwari, 'di ba? So ibig bang sabihin no, legit na sila? Mahirap po 'yon, 'di ba? Sa akin mahirap po 'yon.